Medyo natagalan lang ako dahil nag-mission ako. Dahil yung mga lupa na utagis na yun, binibenta na lahat. Kung sino ba nakikinabang sa bentahan na yan, ang lupa ng gobyerno? Ngayon, si Duterte, mantakin mo yung LRT doon, yung MRT na doon sa La Mesa Dam. Abay, parang hinati na rin yung parang kalamay. Magkano ilabas mo, Duterte, kung magkano pinagbilihan mo niyan? Yung isang sekta doon sa Kwan, bilihan mo ba yata yun? Ilabas na inyo. Abay, pati yung UP ngayon, gusto na ninyong paalisin. Ikaw, Sara, siraulo ka. Bakit? Pera mo ba yung, pondo mo ba yung ginagamit doon sa Kwan? Kayo mga troll. Pera ba ninyo yon? Ginagamit doon sa Kwan ng mga nag-aaral doon? Putang ilan nyo. Yung kaprasong lupa doon sa labas ng UP. Kung palabas ka ng UP, papuntang Commonwealth, bandang kaliwa, na ibenta na ninyo. Kaya gusto nyong alisin niya UP para maibenta ninyo. Napakalaking pera yan. Prime property yan. Yan ang talagang pakay nyo eh. Ayaw ninyo, may pumupuna sa inyo. Kaya ganyan. O kayong mga troll. Maputang ina nyo. Sa Lisop, malaman ko lang mga pangalan nyo. Sa Kwan, wala kayong biyaya. Patugis na inyo. Lahat na lang, binibenta nyo. Pagkatapos, kukunin. Pati yung tuloy doon sa Davao, papuntang Samal Island. Kung wari, inutang nyo. Pera din ang bayan yan. Ginamit yan. Katulad yung Kwan yung airport sa San Miguel. Ibibenta ninyo yung Kwan ng Mia na naman doon. Mga prime property yon. Ilabas ninyo lahat yan. Mga pinagbentahan nyo. Ano yung San Miguel na namumuhunan doon? Hindi naman pera ng San Miguel yon. Kanino ang San Miguel? Pag-aari pa rin ng mga Marcos yan. Ikawawa yung mga kinuha ninyo doon ng mga palisdaan na kinukuha ng kabuhayan ng tao. Kaya iyan ang mga minisyon ko. Upang matigil ng mga kalukuhan ng mga yan. Sabihin mo, pinamigay yung sa Bulacan, pinamigay na yung lupa ng mga Marcos. Anong pinamigay? Anong lupa ang pinamigay ng mga Marcos? Nakapangalan sa Araneta yan. Nakapangalan yan sa Ayala. Ang kakapal ng mukha nyo. Lahat, ibibenta nyo. Paano ngayon? Wala kayong pondo. Ipapalabas ninyo yung Kwan? Yung may agila? Pag pinalabas ninyo, na pinalabas yan. Pag nagbayad na kayo ng treasury note, treasury bond, diyan na. Ewan ko kung tatanggapin yan. Hindi yan tatanggapin. Dahil alam nila, ang pera ng Pilipinas ay fiat money. Nakakuan tayo sa dollar reserve. Nagmamakaawa. Anong pera? Di labas ninyo yung mga ninakaw nyo. Para may pundo kayo. Paano nyo ilalabas? Sasabihin nyo, utang sa World Bank? World Bank, wala din punan yan eh. Wala nang Kwan yan eh. Wala nang pondo yan eh. Mula nung saraduhan ko, yung monetary one na yan, wala nang pondo ang World Bank. Ang Kwan ng World Bank, magbayad muna kayo para may pautang kami. Para ang tindahan niya na, Kwan, your credit is good, but we need cash. Nakakatawa no. Yan ang Kwan ng World Bank at saka IMF.
Kaya ako'y natatawa lang sa inyo. Oh, ita, imposibleng hindi ninyo taas ang interest rate. Kaya nga sabi ko, pag hindi ko nabuksan yan, mas masahol tayo sa Sri Lanka, talaga magkakagulo. Anong pakialam ko sa inyo? Oh, ibibenta ninyo lahat yung mga prime property para magkapera kayo. Dahil alam ninyo na baka pagdating ng panahon eh, wawalain lahat ang utang, kaya ganyan. Hindi pwede, mananagot kayo. Yung mga utang na yan, mananagot kayo. Yung ilabas ninyo, walang utang ang Pilipinas, kayo lang na nagpapalabas. Paglilabas ninyo yung free money na yan, tataas talaga ang inflation, ha? Papunta na tayo sa stagflation. Pagkatapos niya, recession na. Pakialam ko sa inyo kung mamatay kayo sa gutom, putang sa inyo. Oh. Sino masusunod? Pagkatapos, sasabihan ako nung kwan na yun na bayani hero. Eh, tanga-tanga din yan eh. Nagsasalita tungkol sa Biblia, wala namang alam. Pinagmamalaki lang yata niya, religion niya. Kaya, ako'y natatawa lang sa mga katarantaduhan niyo. Yung kwan sa Lamesa Dam. Yan. Pagkatapos, inangkin pa ni Marcos yung mga nandoon. Parang sa ako pala yata yung iba ng Lamesa Dam. Namihasa kayo sa pagbebenta ng mga lupa. Nag-umpisa yan kay Ramos. Oo. Ang isa pang kwan, yung kay General Garcia, nakita ko na naman. Eh si General Garcia, eh kwan yan eh. Nahulaan niyan doon sa Amerika ng 43 milyon dolyar. Saan nang galing yung pera na yun? Yan ang isa yung hindi ninyo alam. Kasi, ang usapan dyan, bawat bagong armas ang Amerika na madedevelop ay may bahagi ang Pilipinas. Ngayon, ang gagawin ng mga tarantado, mga general, maharlikang general na yan, eh, kukunin yung luma, yung mga pinagbulukan, yung mga ginamit pa nung panahon ng mga helicopter na ginamit nung panahon ni Kwan, panahon ni ng Vietnam War, yun ang kukunin nila, eh, aayusin lang, dadalhin na dito yung mga pinagbulukan. Kaya nga, ultimo, kwan dito, tapunan ng basura ang Pilipinas eh. Tignan mo mga sasakyan dito, kwan, karamihan. O, oh. Slightly used daw. Hindi lang yan. Pati yung kwan dito, yung pagputok ng pinatubo, hindi ninyo alam yan. Yung mga toxic waste na galing Amerika dito nila dinala. Ibigkinwan doon, gumawa sila ng tunnel papunta sa pinatubo at pinasabog nilang pinatubo. Saan ka nakakita na volcano ay walang lava? Oh, inamin yan sa akin ng isang tao ng kwan. Nang Maharlika. Bagay, patay na siya. Kaya pwede kong sabihin, si Pari Pidring na Villanueva. Oh. Isa siya sa may-ari ng gold volume certificate. Pagkatapos palalabasin ninyo dito, mga gulo-gulo, gawa ng MPA. Ano ba naman ang kunang MPA? Yun na nga sinasabi ko, mula nung nabuwag ang Berlin Wall, wala nang pera ang MPA. Eh, si Juma Sison, dami lang yun doon, nagpapalaki ng buto doon. Oh. Kaya marami pa kayong kalukuhan na ilalantad ko. Kaya nga yung Boeing na yan, ang pinagtatako ko, bakit nadala sa China? Dapat yan dito, dadalhin yung paggawa na aeroplano na yan. O ano nangyayari doon sa mga aeroplano doon?
Oh. Kasi kukunan lang nila ng yung sinasabing technology transfer. Oh, yung pagkatapos yung mga binabayad dito na mga barko, mga helicopter, mga eroplano. O paano yan? Sasabihin na naman ninyo, binili nyo. Paano kayo makakabili? O. Oh. Ikaw, Lorenzana. Eh, sira ulo ka eh. Ano sasabihin mong binili mo? Gago ka. Yeah. Para ipanlaban sa MPA ka, no? Eh, kayo din na may gawa ng MPA. Hinahanap na inyo MPA. Gusto nyo malaman kung nasaan? Nasa isang sekta. Pagkatapos, merong mga empleyado ng DPWH. Kaya alam nila kung magkano ang kontrata. Kaya tignan mo naman ang trabaho ng kwan. Ang mga kalsada dito. Dapat yung may mga reverse yung mga bakal sa area kwan. Pero wala, tutusukan lang ng ganyang kaprasong bakal. Tutusukan. Kung wari, may kwan na. Kaya putang ina nyo, lahat ng katarantaduhan nyo, ibubulgar ko. Hindi ako natatakot sa inyo. Ginagawa ninyong kwan na, pagkatapos sasabihin, dead trap, ka, o ano nangyari sa Sri Lanka? Ano nangyari sa Pakistan? Sunod-sunod na yan. Wala na mangyayari sa Pilipinas pag ganyan. Ang mga namumuno. Kaya nga lahat ng paraan, ginawa mo bumbong eh. Putang ina mo sa Pandaraya eh. O, kasabot ang media. Huwag mong sabihin na hindi kasabot. O kayo mga journalist, na sinasabi nyo. O ikaw, Trillanes. O, mga maharlikan general kayo. O hindi ba napabalita, Trillanes, na nandun ka sa barko ng China noon? Anong ginagawa mo doon? Itinuturo mo kung saan sila pupunta? Ganun ba? Ikaw numero kang maangas eh. Dapat niniklamo mo yung kung paano yung mga baluta na unang inimprenta. Pero hindi ka kumibo. Ikaw din, Chung. Oh. Kaya doon ka sa China, hindi ka kailangan sa Pilipinas. Tandaan mo yan. Ginagawa niyong binababoy ninyo ang bayan. Pati pagsasalita ko, binababoy niyo. Oh. Ito masasabi ko, yung bayani hero na yan, wala akong kaugnayan dyan. Pinag-aralan ko lang siya. Pinabayaan ko siya. Malagwa. Oh. Kaya dyan, nalaman ko ang katotohanan. Putulin nyo kung kaya nyong putulin. Nasabi ko nga sa inyo. Wala namang, walang pundong Pilipinas, sabihin ko sa inyo ang totoo. Paano kayo utang? EDB? Oh. Oras na dinamit ninyo yan. Tataas at tataas ang inflation yung pera na yan. Oo, makakaluwag kayo sa primero. Pero pagdating ng bayaran, tatanggapin ba yan ng mga kwan? Hindi tatanggapin yung pera na yan ng mga kwan sa treasury bank. Dahil tayo, sinasabi ko na nga, nakabatay tayo sa dollar reserve. Amerika lang naman ang kumopya sa atin eh. Kasi nung Amerika noon, binibigyan tayo ng dollar. Pagkatapos, mag-iimprinta tayo ng pera, ng Philippine money. Pero yung dollar na yun, ibabalik ulit sa Amerika. O, ganyan ang taktika niyan. Pero ngayon, nung panahon na ni Marcos, lumalabas na ang pera ng mga sinanlaan ng ginto, magpapalabas. Ngayon, paglabas ng pera na yon na dollar, doon ibabase ngayon yung pan natin, pundo natin. Pagkatapos, yung pera na yon
dadalhin na sa Goldman Sachs. Ah, huwag mo sabihin joke na hindi totoo yung sinabi ko. Kaya yung putang inang pera na yan, susunugin ko yan. Pag ako nakahawak, papakita ko sa inyo kung paano ko sunugin. Dahil fiat money yan, walang halaga yan. Bawal to pa yun. Puta. Itinitesting lang ninyo ang kababayan nyo. Kung natatakot, yan ang totoo niyan. Tapos sabi mo, ikaw makikialan sa China? Dahil ang China, kaya nagpupumili dyan dito. Dahil sa mga kayamanan na yan. Bankrupt ng China. Sabihin ko sa iyo. Kaya yan na naman ang gusto mong tulungan, gagong bumbong. Hindi naman ikaw ang tunay na bumbong eh. Dahil ang tunay. Pagkatapos nakita ko doon sa kwan eh. Si Johnny Revilla. Eh ikaw, ang patutuon niyan na hindi ikaw ang tunay na bumbong, makakrispa ka. Pero yung tunay na bumbong, makatoyota. Diyan, natatawa lang ako sa inyo. Pinaggagagawin ninyong bayan. Sige, gaguhin ninyo ng gaguhin. Babuyin ninyo ng babuyin. Sanay naman kayo sa kawalang yaan eh. Oh, kayong mga Marcos, kayong Duterte. Eh, ano sa akin? Tignan ko lang kung sino makakatagal. Basta yan, binigyan na kita ng 10 araw. Ikapitong araw ngayon. Yan ang minisyon ko. Minsan nga, itong si Bayani Hero, eh, pinapuputol pa yung buhok ko. Oh, eh, kampong ka ng demonyo, kung ikaw. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Alam ko kung anong setta ka. Paiikutin ninyong ulo ko, kung wari ko. Nabi ko naman sa iyo yung style ko eh. Kung anong tugtog nyo, sasayaw ako. Bandang uli. Kayo nang umiikot, hindi ako. Oh. Ngayon, umiikot na kayo nang umiikot. Et, yan nga sinasabi ko, huwag ninyong babuyin ang bayan. Huwag ninyong babuyin ang mga mahihirap. Wala kayong awa sa mahihirap. Mga putang ina nyo. Ang alam lang ninyo, magbenta ng magbenta. Kinukuha ninyo si Ramos, samantala kayo din ang may gawa. Oh. Magbibintang pa kayo ngayon ng Dilawan. Eh, anong pakialam ko sa Dilawan? Eh, kasabwat naman si, si Binigno Aquino, si Ninoy, kasabwat sa pagtatag ng martial law. Kaya nga pinapatay nung tatlo yan eh. Oh. Dahil ang alam nila, si Ninoy ay siyang spiritual wonder boy. Marami kayong kabalbalan na pinalalabas na hindi tama. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Gumagamit kayo. Paano yung Jisa yung ngayon? Oh. Alin ba sa dalawang palalabasin ninyo, yung Jisa yun o yung Kwan? Oh. Panitanggol pa ng gagong magsisibya. Hindi niya alam eh. Madidemanda ka ng economic sabotage. Yan ang tandaan mo. Saan ka magtatago? Kala mo kaya ka ipagtanggol ni BBM? O ipagtatanggol ka ni BBM, pati siya sabit. Tandaan mo yan. At ikaw din, Jokno, sabit ka rin. Economic sabotage din ang kaso mo. Kaya mabuti pa magpakamatay ka na. Kung gusto mong makaligtas. Puro kataranta doon ang nalalaman nyo. O, ngayon, kilala na ninyo ako. Kaya ngayon, lumalapit na kayo sa akin. O. Primero,
todulait kayo, puro panlalait ang ginagawa nyo. Oh, meron pang isang nalalait sa akin, pinalalabas ko yung 7%. Anong dahilan? At bakit nila ako inalok? Nagmamaang-maangan pa yung gago. Mantala magkakasabwat naman yung mga troll na yan. Nagkakapirahan ninyo yung paggawa ng kasinungalingan eh. Hindi na kayo, ang kakapal na mukha nyo, hindi na kayo nahiya. Tignan lang natin ang magagawa nyo. Sige, umutang ka. Ilabas ninyo yung dinakaw nyo. Wala kang mauutangan na World Bank. Wala kang mauutangan na Asian Development Bank. Kundi ilabas ninyo yung kano yun. Maliban na lang kung bigyan na naman kayo ng peking dolyar ng Amerika. Genuine yung papel pero peke yan. O, sumobra ang pagkukuha nila. Kaya ang kuha ng Amerika eh. Ang pagpapalabas niya ng dollar, pagtulong niya sa mga ibang bansa, pagkukuha niya ng mga terorismo. Kasi ang style ng mga kuha niyan, style ni Marcos na naglalagay, dinalagyan nila yung mga namumuno sa mga kuha. Palibasa, ang BlackRock at saka Vanguard, binigyan ng Goldman Sachs ng karapatan na sila magkuhan na. Mag-kuhan ng mga central bank para mag-imprinta ng pera. Kaya nga nagpunta si Biden sa Batikan para sabihin sa kanya, inaalis na namin sa inyo ang karapatan ng pagpapalimbag. Yung magmumonitor kung tama ang halaga na ililimbag. Eh, Amerika at saka China, yan ang nagpapalabas ng mga kwan eh. Oh. Pati yung Russia na yan, sinisingil ko yan. Hindi makakibuyan si Putin na yan. Ang hindi ko palang na-monitor kung yung gold doon ay dinala din kwan sa kwan sa Amerika. Pero palagay ko hindi. Dahil yan, pababagsakin ang dollar, pababagsakin ang yuan, pababagsakin ang ruble. Eh yung euro, bagsak na yun eh. Oh. Ngayon, ang gagawin nila, yung pera na agila, yan ang palalabasin nila, hindi yung GSA yun. Kaya nga meron ng 10,000 eh. Oo. Eh wala namang gold, backup gold dyan. Anong silbi niyan? Pagkatapos sasabihin, pupunta ka sa kwan, pupunta ka sa isang tindahan, kwan, kukuha ka lang ng kwan. Papayag ba yung may-ari ng tindahan? Katarantaduhan niyan. May puhunan yun. O, bibigyan ninyo ng puhunan para ipamigay. Eh, katarantaduhan yan, sinasabi nyo. Hindi obra yan. Eh, tulero ng utak nyo eh, sa kaiisip eh. Kaya nga pati yung platinum sa Russia, hinahanap ko yan noon. Sabihin ko sa'yo yung totoo. Dahil yan nagpagawa si Marcos ng tubo. Eh, kasama yan sa mga kayamanan doon. Yan ang tinatawag na white gold. Bakit hindi ninyo pinutol ngayon? Nanunuyo na kayo? Sa akin? Hindi ako gago na pwede ninyong kaya paikot-ikotin. Sabihin ko sa inyo totoo. Utak nyo, utak lamok pa rin sa akin. O, kilala na ninyo ako, kinakabahan na kayo, baka dumating na yung mga iga-ibang bansa dito, mga dignitaries, hanapin ako. Kaya patiwa yun, hindi ko nga pinaniniwalaan, sabi ko nga sa kanya, wala kang silbi. O.
Kaya ulitin ko, yung sinabi ng World Bank sa akin, bigla lumabas sa chat group namin yan. Oh, anong sabi niya? Anong maitutulong daw nila sa akin? Teka mo ha, World Bank na yun. Anong maitutulong nila sa akin? Kaya lang, nagkamali sila. Nakalagay doon, World Bank Philippines. Nag-isip ka agad ako kung anong sasabihin ko. Eh, bigla nilang biglang blinak nila. O, pililter nila. Kaya ka ako. Kung nakinig lang si Amy. Dahil ang sabi ni Amy nga eh. Sana mabuksan na nga ni Missing Link. Missing Link ang tawag sa akin noong 2018. Natutuwa na nga ako. Kakalimutan ko na lahat. Eh, gaya, binaboy niyo ako. Di bahala kayo. Di babuyan. Kala niyo kayo lang marunong. Eh, pinapapatay pa ako. Oh, yung isang sekta dyan na pumapatay ng tao. Nako, ay sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo kong paikutin dahil kayong iikot bandang uli. Yung mga lupa na yan, sisitahin ko yan. Mga binenta ninyong lupa, ilabas ninyong pera na yan. Hindi nyo pag-aari yan, mas pinayang bilyar na yan. Ang style niyan, pag malaki yung lupa na nakuan, ipon-ipon sila doon, ipapasok. Pag alam niyang hindi pa titulado, kung baga sa tax declaration pa lang, ipapasok niya yung sampaan niya. Pag walang umangal, ipapasok niya uli yung sampaan niya. O di dalawang paan na sa kanya. Pagkatapos gagawa na nilang titulo, amin ito. Kaya yumaman ang bilyar na yan. Paano? Nalaman niya kay Marcos yung style. Magbabagsak lang ng kwan, ng mga amuhon. Tapos ito, table survey. Gaano kalaki ang lupa ng mga Araneta dyan? Sabi niyo, pinamigay. Eh, paano yung mga... Pero nakakulong naman yung mga nasa pangarap. Oh, isipin nyo, kung hindi totoo ang sinabi ko, tanungin ninyo, mga tiga-pangarap, bibigyan lang ng konting kalsada. Oh, madadaan-daan tao lang. Balita ko, pinutulan pa ng kuryente. Pero yung kuryente, ikwan naman. Yung miral ko, pag-aari. Oh, may nagsabi pa sa akin. Nagpapasalamat sa akin dahil isusuli na daw ng Miranco yung 21 million na sobrang bayad ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, magsitigil na kayo sa kalokohan nyo. Dahil wala, hagilapin ko lahat yan. Oh, sige na.